So, ayun, magandang araw mga karabit. So, welcome po sa ating channel dito sa Nature's Pets. So, ngayong araw, yung ibabahagi namin sa inyo yung isa sa mga bago naming additional na pet dito sa amin sa Nature's Pets. So, nakikita niyo naman sa video natin. Ito yung mga bago nating pet, yung mga cute na mga kamag-anak ni Sonic. Ayun, oh. Ang tawag sa pet na to ay hedgehogs. Ito yung isa sa mga sikat na exotic pet na matatagpuan natin dito sa Pilipinas na pwedeng alagaan o pwedeng gawing mga pet sa bahay na natin, no? So, ang tanong is, ano ba yung hedgehog? So, and maganda ba siyang gawing pet? O mainam ba siyang gawing part ng mga pets na alagaan natin sa ating mga bahay? So, mga karabit, yung hedgehog po ay isang nocturnal mammal. So, pag sinabing nocturnal, ibig sabihin buhay po sila o lively sila lalo pag gabi, kasi they used to or tend to hunt ng kanila mga prey or pagkain during gabi. Ang isa sa mga karakteristik ng hedgehog ay meron silang mga quills o yung mga ayan, yung mga spine na makikita natin, matinik na sa nakadikit sa kanyang mga sa part ng ano nila, ng likod ng buong katawan nila. So yung spine na yan, unlike ng spine ng porcupine, hindi yan siya tumatalsik. Pero yan, once na sila po ay na-stress, na-excite, or sila ay natatakot na sa predator nila, or mayroong mga bagay na kapag-stress sa kanila, or hindi sila comfortable sa paligid nila, ang nagkakaroon sila ng hissing sound. Tapos ayan, kung makikita nyo, mag-curl up sila pag hindi sila comfortable. Tapos ayan, pag nag-curl up sila, matigas yan. Hindi man siya ganun kasakit, pero may tendency na yung mga quills nila, yung mga patusok nila sa likod nila, sa palagay nila, eh kaya nilang sugatan minsan yung ano natin, yung mga kamay natin. So kung hindi po kayo sanay, saka hindi bago pa lang sa bahay nyo yung mga hedgehogs, kailangan nyo silang sanayan na matame sila, na hinahawak-hawak ang maging comfortable sila na kasama kayo, para at least madali nyo siyang ma-handle. Kasi pag hindi nyo siyang ma-handle, mayroon silang i-handle. Ano, ito sa natin. Nag-curl up sila. Masakit kasi yan pag ano. Medyo masakit. Ayan, medyo masakit na. Kita natin yan. Ayan, oh, nag-curl up. Nagbibilog-bilog sila. Tapos maturis na yung feels nila. So, hindi sila comfortable na hinawakan ngayon. So, kaya ayan, masakit-masakit yan. Ayan. Ayan. So, ayan. Yan yung mga isa sa mga ano ng hedgehogs. Yung hedgehogs, ano siya, ang kinakain nila, ang diet ng hedgehog, mga harabit, ayan, ayan, usually ang pinapakain namin is cat food para sa protein. Tapos, pasensya na kayo, medyo maingay, may gumagawa sa kabilang bahay, no. Ang mas okay rin na ano, na bigyan natin sila ng ano, ng mga live insect. Minsan binibigyan namin sila ng superworms. So kumakain din sila ng superworms para at least ano yan, yung instinct nila, yung wild instinct nila malabas nila, no. Kasi kumakain sila ng mga live insect sa wild. Mahilig sila mag-burrow, so mag-gawa ng mga maglubog, maghuhukay sa mga paligid. So pag nakataka sila, usually maghuhukay sila. Yan yung mga karakteristik ng hedgehogs. So ayun, kamag-anak to sila ni Sonic, eh. So yung ano, yung kulungan nila pag mag-prepare tayo, usually lagyan natin ng ano yan. Dapat kasi mahilig sila umakit-akit, kagaya nito, nag-akit-akit siya. Mahilig sila mag-akit-akit, so dapat ano siya, ano natin, lagyan natin ng takip na hindi sila makalabas. Tapos kailangan yung side nila, hindi siya ano, hindi siya wired, kasi pag wired may posibilidad na ma-stuck yung paa ng ano, ng mga hedgehogs. Tapos dapat ano, may mga substrate. Minsan pwede natin lagyan ng ano, papel, o kaya ano, kusot, pwede natin lagyan. So yun ang mga pwede mong ilagay sa beddings niya. So, tapos kailangan may clean water, syempre. Hindi lang siya advisable sa mga batang malilit pa, mga 5 years old pa baba, kasi nga pag nahawakan nila, may tendency pag hindi komportable yung hedgehogs, masakit kasi matusok sila ng mga quills ng hedgehog. Ayun, gagawa siya ng, marinig niyo, gumagawa siya ng hissing sound. Ayun, may hissing sound, tapos nanginginig siya. Yan, hindi sila komportable na ano pa, na hinahawak-hawakan. Bago pa lang din kasi sa bahay to. So sinasanay natin. Pag ito ginagawa natin, sinasanay natin na sa tao. Ayun, no? Para at least lagi nahahawakan, masanay sila sa tao. Basta naging tame na sila, hindi na sila maano. Ayun, ayun. No? Ay, hello. Yan yung mga bagay.
Sa ano kung mainam ba siyang gawin? Yes, mainam siyang gawing pets. Isa sa mga pinakamagandang pets to na pwede nating alagaan sa bahay. Pero at least may mga dapat tayong i-consider, no? Hindi siya pwede pag may bata. Tapos kailangan medyo high. Hindi siya low maintenance siya. Pero at the same time, kailangan pa rin nating ma-monitor yung mga pangailangan niya. Pagkain. Tapos may mga tendency na masugatan ka kung hindi siya masanay. Tapos kailangan linisin siyempre yung kanyang beddings, palitan yung kusot. At least every 3 times a week, every 3 days palitan yung kusot para maiwas yung mga sakit na makakuha nila sa dumi ng dumi nila, yan, sa mga dumi nila. So ayun, dapat magkaan tayo mga karabit. So, pero siyempre kung sa maganda, isa sa mga pinakamaganda ito, highly advisable, hindi siya ganun kataas yung maganda. Low maintenance lang sila. Tapos masarap alaga. Ay, masakit nga lang ngayon, no? So, tutusok ko tayo. Bago, yun, no? Tutusok ko tayo. So, ayun lang yan nila yan. So, cute din, saka magandang alaga. Ano sa mga, ano to, isa sa mga highly advisable na exotic pet. No, yung hedgehog, isa sa mga ano yan, na kamag-anak ni Sohi. So, kaya kung may mga katanungan pa kayo, comment lang kayo sa baba. Tapos, try nating sagutin kung ano yung mga dapat ba nating alagaan, pa, mga malaman para tungkol sa hedgehog. So, sa tanong na kung mainam bang gawing pet yung hedgehog, opo, mainam na gawing pet yung hedgehog, i-consider lang natin na yung mga maliit na bagay para mas mabigyan natin na mas healthy environment yung hedgehog natin. So, ayun mga karabit, maraming salamat po, no? So, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel namin, click nyo lang po yung subscribe button, saka paring na rin yung bell, and you can also follow us to our social media accounts sa Facebook, may express sa YouTube, may express sa TikTok, mayroon din po sa TikTok, may express din po mga karabit. I-share namin yung mga adventures namin tungkol sa mga pets namin. Muli po, maraming salamat po. Ito po si Rex. Oops, nawala na sila. Nagpapaalam namin po yung mga hedgehogs natin. Ayan. Bye-bye! Oops. Laro muna tayo. Oops. Ayan ako. Pero ano to eh. Ayan na. Tignan nyo. Oops. So, bye. Bye. So, ayun. Maglilinis na kami ng ano. Maglilinis na kami ng kulungan. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan sa ano. Ayan. Doon namin nilagay sa may ano. May aquarium doon. Kaya naman sila ilagay. Para at least ano. So, maraming salamat po. Bye.